Teka, basahin ko, may statement na yata dito si ano eh. Si magkakapera lang si Cordibilla pagka binigyan niyo ng importansya ito, ha? Sa statement, ito, may statement na si Leonin. Siya ay kumpiyansa na ang ano ito, the country's leaders, siguro ang mga tinutukoy niya, yung mga nasa Kamara tsaka sa Senado, given the urgent, sabi niya, will do the right thing in the impeachment complaint. Given the urgent and pressing needs of our people during this time of crisis, we are confident that our leaders will do the right thing. Certainly, this may not be to attend to false issues raised by some for clearly personal or vindictive reasons. Oh, bakit? Nung bang kumandidato si Bongbong Marcos eh, kumampanya ba si Leonin para kay ano ba participation ni Leonin sa kasong sa protesta nila kay Robredo na inaakusahan nila ng pandaraya? Wala naman sila maipakita eh, mga kaibigan eh. Yung mga sinasabi nila kung saan sila dinaya, wala eh. Di ba na basura? Oh, dalawang kaso, una nang na basura. Wala eh, walang basis, mga kaibigan. So, ito ay dalawang bagay. Maaring hindi sila seryoso na lumusot o hindi man, nakapeperwisyo sila. Ibig sabihin, basta inaakala nilang hindi sila napaboran sa kaso at sila ay pinepressure nila kasi yung ibang kaso na-dismiss na eh. Oh, bakit yung nag-dismiss nung ibang kaso hindi nyo iprotesta? Oh, kaninong maestrado pumatak yung dalawang, yung ibang kaso nila? Ha? Bakit hindi kayo, katulad niyan, si yung Chief Justice ngayon na maagang magre-retiro, baka pin-reassure din, mga kaibigan, eh, ba't di nyo buisitin yun? Ba't di nyo ipa-impeach din? Bakit? Di ba hindi pumayag? Oh, na ano? Na pagbigyan kayo na i-compel o puwersahin si Leonin na ilabas ang salin. Sino kayo? Anong basis nyo sa ano yan? Lahat ng hindi nyo kapanalig, tatakutin nyo. Asan ang batas? Hindi naniniwala sa batas itong mga to, sa katarungan. Binababoy nitong mga to batas. Pinakikita nila na kaya nilang baluktutin yung batas. Kaya nilang gamitin yan laban sa mga hindi nila kapanalig. Mga walang ya, ano po? Hindi ba? Kaya sabi ko nga kanina, ipagpasalamat nyo ngayon dito. Nakikita ninyo ang ebidensya na nagkakamali kayo ng paniwala na si Bongbong Marcos ang nanalo. Bakit? Tama lang na hindi siya nanalo. Nakita ninyo ginagawa? Ano pa isang dahilan? Bakit nila ginagawa yan? Kung hindi man sila magtagumpay, nagagamit nila ang kasong ito para siraan pati si Vice President Robredo at pwedeng magamit na ma-maintain ang media exposure ni Bongbong Marcos para sa 2022 pagtakbo niya muli. Sa binabalak na muling pagtakbo.
sa mas mataas na posisyon na raw. Oh, mga kaibigan. Yan eh, di ba? Wala silang magawa eh. Yung perang ginagastos ninyo dyan, sana pinantulong nyo na lang sa mga walang-wala ngayon. Dyan na pagkikikita katotohanan. Wala naman kayo malasakit sa mamamayan eh, sa publiko. Ha? Swapang kayo sa pwesto. Salamat, hindi ka nanalo, bongbong. Si Kaper si Lapid, bumabana. Lapid Fire. Oh, bakit yung ano, yung kowaranto ni kwa ni Bukbuk, ha? Ni Kalida, pati si Kalida. Eh, siyempre, madalas sabihin nyo, walang kinalaman na Malacanang dyan, ha? Puro ganun, eh. Kasi, nabigo na naman sila. Sunod-sunod ang, lahat ng attempt nila, bigo, eh. Sipin nyo, kaalyado nyo na yung nag-deny. Pero, huwag tayong kampante. Kasi nakita nyo, Chief Justice of the Supreme Court ka, magre-resign ka ng isang taon. Bakit? May dahilan yun. May isang taon ka pa, iwanan mo. Ha? Oo. Oh. Eh sana, inupo nyo na lang si Justice Carpio para kahit sandali. O tapos ikaw ang sumunod. Di ba? Sana, ganun. Eh, hindi. Eh, sinarili ninyo lahat eh. Diba? O ngayon, ang problema, itong nag-endorso pa. Timo, sabi ko sa inyo eh. Itong, diba nakakakita kayo dati ng mga bihikulo ng government? Basta government vehicle. Nung araw ito ah, ngayon wala ka na makikitang ganun. Laging merong nakasulat sa gilid yun. For official use only. Kaya nga, merong mga nakakasuhan nung araw eh. Ginagamit. Nagiging issue. Ginagamit daw ng asawa sa pamamalengke yung mga sasakyan na ganon. E di nakikita ng publiko, di ba? Sa Amerika nga, merong nagkakasong ganyan ha. Mataas na official. Yung official na yon ng gobyerno, sa New York ito eh. Yung nanay niya may sakit. Oh, eh, kailangan isugod sa ospital. Ha? Wala yung public official, eh dahil sa kailangan madaling maisugod sa ospital, inutusan yung mga akwan, tauhan niya na isugod sa ospital yung nanay niya. Oh, alam niyo bang, kinasuhan yun. Hindi ko alam kung nag-resign pa yata yun. Oh, matagal ko na kasing nabanggit sa radyo yan eh. May 10 taon na eh. Mahigit. Sipin ninyo yun ah. Oh, nakasuhan. Mga kaibigan. At na umalis sa pwesto. Yun lang ang kaso niya. Masama ba yun? Oh, kahit ibang tao yan eh. Nadaanan mo eh, kahit public official ka eh, di ba? Nadaanan mo, nangangailangan ng isugod sa ospital ng isang tao eh. Kaya hindi mo nga kamag-anak yan eh. Di ba, dapat ka pa nga ang purihin sa ginawa mo. Imbes na ginagamit yan araw-araw, sa kung saan-saan, ha? Nang bababae yung public official. O kaya, nagpupunta sa casino, di ba? Oo. Oh. Sa kasino lang eh. Mag-abang kayo ron. Daming sasakyan doon ah. Kwan, government. Yung iba nga, pula pa yung plaka eh. Madali na mamalaman eh. Kasi ngayon, wala nang kulay eh. Sa letra na lang, nagkakatalo. Oh, government plate. Mga kaibigan. Oh, eh ngayon. Ha? Diba, for official use only. Ito, hindi na eh. Bakit? Sino nag-endorse nitong impeachment na ito? Mga kaibigan, edi kamag-anak ni Bongbong Marcos ang
sumite, pinsan niya siguro to o pamangkin niya ito. Ha? Eh, Ilocos Norte Representative Angelo Barba. Ang isa hong sa kapatid ni dating Pangulong Marcos, si Fortuna Baby Barba. Ang asawa nung Kernel, si Kernel Barba. O yeah, si Baby Barba, namatay na yata, di ba? Oh, mabait naman yun eh. Ah, nakilala ko rin yun nung araw eh. Nagpunta sa opisina namin eh. Oh. At saka may mga kamag-anak yan na musikero eh. Sina Barba na natulungan ng tatay ko nung araw. Oh, na makapunta sa Japan, nakasama ko pa rin eh. Sa Japan eh. Sa Kumamoto. Puro Ilocano 'yun. Oh, mga kaibigan. Eh, kamag-anak niya 'yan eh. Ha? Dapat 'yan eh. Kung nung araw nakalagay sa mga sasakyan eh, for official use only, dapat ngayon for official use also. Kasi ginagamit din sa ibang purpose eh. Sipin mo, hindi na kayo na nawalan ng kahihiyan. Kayo-kayo yan eh. Isang grupo. Ah, mga kaibigan, kakapal ng mukha nyo. Sika versi lapit, bumabanat. Lapit Fire. Ngayon, dumidistansya ang Malacanang dito sa impeachment na ito para kunyari daw, wala silang kinalaman. Pero kung di ako naniniwala, coordinated lahat yan eh. Diba? Tsaka nagtataka ako ha, sa dami na nang ginawang katarantaduhan ito sila, Gadon, o bakit hindi yan maparusahan ng Korte Suprema? May sariling kapangyarihan ang Korte Suprema. Napaka makapangyarihan yan. Diba? O ikaw, katulad nung ginawang yung nakisalo si Kalida sa kaso ni Bongbong Marcos. Bakit? Public official ba si Bongbong Marcos? Ha? Ang dapat niyang maging kliyente sa mga protesta ni Bongbong Marcos, sino? COMELEC, government agency yun eh. Yun. Pero bakit hindi siya nag-abogado sa COMELEC? Nagbigay ng pahayag ang COMELEC dyan, di ba? Pinaaalalahanan, kinokosyo nila yung Supreme Court na mag-ingat. Maging maingat. Ha? Maging maingat sa desisyon na baka ideklarang may failure of election sa Maguindanao, sa Mindanao. Sabi ng COMELEC, walang failure of election doon sa Mindanao. Kaya dapat maging maingat ang Korte Suprema sa pagdesisyon. Oh. Yun ang dapat abogado ni Kalida. Bakit siya kay Bongbong nag-abogado? Bakit yun? Hindi siya sinisita. Hindi sila pinagpapapaliwanag ng Korte Suprema. Kaya umaabuso eh. Mga kaibigan, ginagamit na nila ito. Panakot na kahit kanino. Terorismo yan eh. Yan tunay na terorismo. Mga kaibigan. Ha? Masawol pa sa MPA yan eh. Yung MPA gumagamit pa ng baril sa terorismo, ito hindi na eh. Di ba? Oh, mas mapanganib na terorismo ginagawa nito. Ang ginagamit yung governmental institutions. Ha? Oh, katulad niyan, no? Hindi ba ano yan? Self-serving yan? At conflict of interest ang mag-i-endorse ng complaint
eh kamag-anak nung nagpo-protesta. Ha? Mga kaibigan, oh. Asan ang mga ano nito? Delikadesa nitong mga taong ito. Si Kaper si Lapid, Bumabanat. Lapid Fire. Itong mga natatawa ko dito sa mga nagpapanggap na makamarkos eh, ngayon, hanggang ngayon. Nagsisipagpanggapan kayo. Nung araw, nandyan ako sa loyalist. Hindi naman ako member ng any organization dahil sa radyo tayo eh. Pero nagdumadalo ako sa mga rally. Ha? Active ako dyan kasi na-addict na ako eh. Ha? Nakaka-addict din yung mag-rally-rally ka nung araw. Bata-bata pa tayo noon. Oh. Eh ngayon, kami ang ano, hindi naman kami nakinabang kay Marcos. Ha? Laman kami negosyong nangailangan ng impluensya kay Marcos. Wala naman kaming ganun eh. Lalo ako. Eh, mahirap lang ako. Eh, baka hindi kayo maniniwala yung ang tagal ko nakatira doon, doon sa Tondo. Alam niyo ba kung gaano kalaki yung bahay ko roon? O, mayroon mga nakakaalam yan eh. Mga nagpupunta roon sa akin noon eh. 15 square meters lang yun eh. Ha? Kaya alam, may itaas. O di pareho, bali 30, babat itaas. 15 ano lang yun, square meters. Matagal ako nakatira dyan. Ano interest ko kay Marcos? Sige nga. Oh. Mga kaibigan. Pero, ano na yan eh, nakaraan na yan. Oh. Yung ipinaglalaban at nilalabanan mo, no, wala na rin eh. Ano pa nga gusto mong gawin sa buhay mo? Kailangan mag-move on tayo, di ba? Oh, kung ang pag-uusapan natin ngayon eh, yung pinapatay ni Aguinaldo, si Bonifacio, yun na lang araw-araw pag-uusapan natin. O kaya tuwing merong okasyon, yun na lang ang pag-uusapan. Ha? Wala na yun. Bahagi na ng kasaysayan yan. Kaya yan leksyon ngayon. Tama ang ating sinasabi. Panahon na para tayo bumangon doon sa masyado na tayong naging bilanggo ng paniwala natin kung ikaw ay maka-Marcos at kung ikaw ay maka-Aquino. Yan eh, iwan na natin yan. Isa na lang ang pwede natin gawin. Magkaisa tayo kasi hindi tayo mag... Alam nyo, ang pagkakaisa, yan ang susi sa tagumpay. Kung gusto ninyong magtagumpay sa 2022, ha? Kalimutan ninyo ang Marcos, kalimutan ninyo ang Aquino. Hindi na sila ngayon ang kalaban natin eh. Sila nga ginagamit na lang ngayon eh. Para sa interest nitong nakaupo eh. Ito nakaupo, kunyari, galit daw kay Juan, kay Aquino, ha? Mga kaibigan. Pero ang dami niyang kasamang mga Aquino. Ano tawag niyo kay Lagarin? Basta nagsip-sip. Kalimutan niyo yan. Kasi po, wala na tayong pagkakataong makaahon kung doon pa rin tayo iikot. Isa lang ang susi para magtagumpay, yung pagkakaisa. O hindi naman makikipagkaisa itong expected na yun, itong mga Duterte-ning. Wala yan. Konti na lang yan eh. Maniwala kayo sa akin. Napatunayan niya nung nawala yung mga account ng troll. Ha? Yung troll farm. Na-discaril sila, di ba? Parang mga tupang nagkahiwa-hiwalay. Wala nang tao yan. Wala nang maniniwala. Ha? OFW, wala na yan. Konti na lang yan. Ha? Sino pa?
Mga dati sa Amerika naniniwala, wala na po yan. Mga kaibigan, gusto nyo matuwa sila sa mga ginawa sa kanila, ginawa sa atin. Ibig mo sabihin, ikaw, maka-Duterte ka dati. Eh, ano ka, nakatira ka sa Amerika, citizen ka. Hindi ka ngayon makauwi. Eh, anak ka ng... Matutuwa ka? Impossible. Next to impossible. The impossible dream. Hindi. Nasabi lang natin, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ano ba ang pinakamalaking problema ng nauupong presidente na gumagawa ng mga kasalanan? Matagal ko na sinabi, bababa pa lang, hindi pa bumababa si Gloria, no? Sabi natin, mga 2 taon pa, ang pinakamalaking problema ni Gloria Macapal Arroyo, ang sabi natin, hindi yung problema ng bayan. Katulad ngayon, ano ba pinakamalaking problema nitong si Presidente Digong nyo? Hindi naman yung problema ng bayan ang kanyang inaalala. Mga kaibigan, ay ano? Ang pinakamalaking problema niya, paano siya bababa sa pwesto nang hindi siya mapananagot sa kanyang mga paglabag at atraso? Yun lang oh, ganun kasimple lang yun. Ang presidency ngayon, ganyan. Lalo na lahat nag-abuso. Ha? Eh kita nga ninyo, mabuti sa ibang bansa, katulad ng Indonesia. Dito sa Indonesia, kurap na ano yan, ha? Gobyerno yan. Laging, ang tagal na panahon, kurap yan. Di ba? Panahon pa ni Sukarno, di ba? Yung pera nga ni Sukarno, ginagamit dito sa Pilipinas, eh. Ha? Nagpapayaman. Yung ampunan, pera ni Sukarno, at, gumamit lang ng dami, Pilipino dami. Alam nyo na kung sino yan. Di ba? Si MVP. Oh, di ba napatunayan na ng Supreme Court na ang pera niya na pinuhunan sa PLDT, eh, pera ng dayuhan ni eh. Ni Salim? Sino yung Salim? Yun ang crony ni Sukarno. Alam nyo, ang Indonesia, isa yan sa mga may corrupt na gobyerno. Pero ito, tignan ninyo, ito yung nagnakaw daw sa pera para sa ayuda, ha? Sa mamamayan itong pandemic, mga kaibigan, Ekwan, inaresto, mga kaibigan, ito'y pangalawa na sa mga sa cabinet member ni Presidente Joko Widodo na naaresto sa kasong GRAP. Ay doon, naaresto. Mabuti pa rin, kahit nakurap ang gobyerno, may independence. Ang ibang sangay ng pamahalaan, katulad nung makapag-aresto ka ng magnanakaw na cabinet member, dito ba mangyayari yan? Oh, it never happen. Sabi nga ng mga Hapon, di ba? Never happen. Oh. Ngayon sa Indonesia, tingnan ninyo ah, si Juliari Batubara ang pangalawa, pumapangalawa ngayon sa mga cabinet minister ni Presidente Joko Widodo na naaresto sa
kasong Grab, ha? Ayan po. Itong Indonesia Social Affairs Minister, naaresto noong linggo. Social Affairs Minister, noong linggo, dahil sa pagbulsa nito o pagtangay nito ng $1.2 million na suhol na may kinalaman sa pagbili ng pagkain, na ayudang pagkain sa mga napinsala ng coronavirus. Marami dito niyan, di ba? Yung Manila Bay Dolomite lang eh. Oh, si Giuliani Batubara ay suspect ho, ha? Pagkatapos na itong Indonesian Anti-Corruption Agents nasamsam sa kanyang maleta, backpack, ang mga at mga envelope na naglalaman ng cash. Ang halaga po ay $1.2 million sa isinagawang operation. Ha? Sumuko ho siya noong linggo sa mismong Anti-Corruption Agency Headquarters. Oh, mga kaibigan, that's the people's money. Pera yan ng taong bayan. It's aid urgently needed. Ang tulong na kailangan, ha, para matulungan ang mga biktima ng COVID o sa panahon ng COVID crisis. Oh. At para sa national economic recovery. Yun na nga yun eh. Pag tinulungan mo tao, makakabangon, di ba? Paano babangon? Dito nga, wala nang naitulong, ninakaw pa yung mga pera. Sigurado na yan, mga kaibigan. Kaya walang maipaliwanag eh. Ito ang ginawa raw nito, bawat isang package, yung parang grocery pack, di ba? Tulad ng binibigay dito. Kumukolekta ang kickback nitong official na ito ay nagkakahalaga ng 10,000 rupiah, pera ng Indonesia. Katumbas sa dollar na 71 cents. Magkano sa peso yon? Ha? Mga 30 pesos ito, more or less. Di ba? 30 pesos o 25 pesos, ha, hanggang 30 pesos ang halaga nito. Bawat isang package, ba maliit 'yun ano? Kasi malaki populasyon ng kuan ng Indonesia. Dito ho, nakupo mga kaibigan. Masisiyahan ba 'yan sa 25 kickback? Nakita ninyo yung pinamigay dito, yung mga nabigyan nung araw pa yon, nung bago pa lang yung COVID, di ba? Mga ilang buwan, 3 buwan, tsaka lang yata sila nakapamudmod. Magkano halaga? 2 kilong bigas, tsaka ilang latang sardinas. Kung kukwentain mo, wala pang 300 yun, di ba? 200. Mga ganun lang eh. Ang halaga eh. Naglalaro sa 200 hanggang 300. Pero 1,000 ang mga kinolekta niyan. Mga kaibigan. Hindi ba? Dito. O doon, nakarating sigurado yan. Wala naman sinasabi dito na hindi nakarating. Tumanggap daw ito ng 1 million mula sa 2 contractor na in-appoint na mag-supply ng basic food packages for people affected by the pandemic. Ano ito? Supplier, ha?
Contractor, supplier po ito. Oh, na nagbigay, ship mo. Ang laki, no? Ano pa lang yan, ha? Dito, magkano kaya katumbas niyan? Pero kung kukwentay mo yung 1 million, maliit lang dito sa Nakaw, dito yon. Hindi ubra ito. Ang katumbas lang niya, wala pa 50 million yan, eh. Di ba? Ang dollar ngayon, 48 lang, eh. Minsan, 47 pa, eh. Oo. Oh. Eh, di wala pang 50 million, mga kaibigan. Eh, dito, yung Dolomite Sand, magkano yun? Yung project na yan, eh, almost 400 million yan. Hindi pa ho kasama yung 4, mahigit 4 billion para sa clean up at rehabilitation ng Manila Bay na pondo. Itong sinasabi natin, yung Dolomite Project, ha, na inaanod pagka umuulan at bumabagyo, naubos na, eh. Tinambakan na naman ngayon. Tsaka biglang nawala yung demanda, di ba, sa Cebu, yung pinagkukunan nila ng pinagmiminahang bundok doon. Eh, nung una, si Gwen Garcia, yung governor, eh, magdidemanda raw. Pero ano po nangyari? Wala na yung balita na yon. Kasi absuelto na siya sa graft. Sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan, nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na